sa Quezon City. Quezon City? Na nga na, Caloocan ako lumaki. Dali nyo dito. Bigyan mo kami discount. We'll be right back.
everyday free trip bago mag-start ng biyahe. So yung hila kong trailer is cut trailer. Ano, pagka nasa Canada ka, kailangan 41 feet sa center ng trailer axle sa gitna. Kailangan gitna. Hindi pwede mong kahit saan itayo. Unlike sa US, kahit saan may pwesto yan. Basta tama ang timbang. Pero sa Canada, kailangan naka 41 feet. Yan ang rules ng Canada. So maganda to, may ganito kasi fuel efficient to eh. Hindi ano sa hangin. Balik na nga ako ng Winnipeg galing ng Toronto. So kanina medyo masama yung daan kaya hindi na tayo na kapag ano doon kasi mahirap na, medyo slushy, nag-snow. So yun ang nangyari ngayon dito. Ang update is ito, traffic. So wala pang nakakaabante. So walang update kung anong nangyari sa unahan. Maganda naman yung kalsada, maganda yung weather. Tuyo, walang snow. So malalan. So mamaya makikita natin kung anong meron doon sa unahan. At parang may aksidente yata eh. Makikita natin mamaya. Wala rin kasing signal dito ng telepono kaya hindi ko ma-update. I mean, hindi ako maka-update doon sa kung anong meron doon sa unahan. So, nakabase lang ako sa radyo. Wala naman pang ano kung ano yung nangyayari. Pero, yun, umaabante na. Highway to. Kasi from here hanggang
nagbalik ng mini bike. And yun, at tama-tama, at magpapachange yun na rin ako kasi due date. Hindi naman siya totally due date. Yung 13 kilometer na nare-reach ng truck ko, before kasi is every 45,000 kilometer. So dahil mataas na yung kilometer ngayon, so ginawa ko is nag-less ako ng 5,000, so ginawa ko siya ngayon every 40,000 kilometer. So which is medyo mababa yung tinakbo niya compared sa dati kong pag-insure. Kasi nga pag gantong malamig, hindi naman din natin pwedeng basihan yung tinakbo. Kasi nga pag gantong malamig ang panahon, mas mahaba yung engine hours running unlike ng tumatakbo na kilometer. So mas matapos mahaba. So kaya ginagawa ko pag gantong malamig, nagle-less ako ng 5,000 kilometer. So ginagawa, gagawin ako pa siya ngayon every 40,000 kilometer pagka ganitong malamig. So minsan pagka inaabot, kagaya ito, lumampas ako ng sa 40,000, nag-over ako ng 1,000 kilometer, which is okay lang naman kasi nasa daan naman ako, nasa biyahe. So at least yung sa susunod mga 39 or before 40,000, for oil change. Okay. Yeah, sure. Drop it off right now. We'll give it to you by evening. What time you close tonight? 7. 7? Before 7, your truck will be done. So, nandito ang shop ni Jag. I can speak Tagalog, yeah. Yeah, kilala mo si Mr. Nobody Buddy? Magus, magus muna yan inside! Tornado! Woo! Mr. Nobody Buddy, in Philippines? I don't. Hindi mo kilala? It's been a long time since I came here. It's been almost like matagal sa Pilipinas? 2012 I was here, right? So it's almost like 12 years. Saan ka, gano'n ka katagal sa Pilipinas? Oh, I was born there. Doon ka pinala? Yeah, Quezon City. Then doon ka nag-aaral ng mechanic? Yeah, sa Honda. Honda Cars Caloocan. Honda Cars? Caloocan, yeah. Ayos, pero saan ka sa Pilipinas? Lumaki? Sa Quezon City. Quezon City? Pinanganak, Caloocan ako lumaki. Marami kami mga Pilipino dito sa ano. Yeah. Naghahanap kami kasi ang hirap sa lagi kami nagdadala sa Steinbach eh. Hindi, dali niyo dito. Bigyan mo kami discount. No problem. So hindi makilala si Bepes Mekos ha? Mga anong oras man? Don't worry, just drop it off. We'll do it right away. Saan ko pwede yung park? Sa likod, boss. Sa likod? Yeah. So marami silang ginagawa. Oh, may Fenner na isa oh. Banner. So yung mga kapwa ko Pilipino owner operator dito kayo magpagawa. Ito po to. You can park here, you can park there, yeah. Saan pwede? Dito, empty spot or empty spot. Sa'yo rin ba ito ang slot? Yeah, lahat yan sa akin. Pinaupahan mo parking? Hindi pa, pag may siguro mga next year pagka na umalis na yun nandun sa harap. Paupahan.
Then yung aking DPF, mga next time na siguro. Yeah, yeah, don't worry. Walang we'll budget, mahina, biyay. Don't worry. Yeah. Pero pwede naman, pwede naman siguro eh. Yeah, yeah, I'll check it for Actually, you. Actually, ako na nga nagpalit nung ano eh, DPF, nung level sensor eh. You wanna nagpalit? Nagagawa-gawa rin ako. Okay. Baka pwede ako mag-apprentice. Wala eh, puro puno ba? Sige, dito ko na lang park. Oo, yeah, good. Then balikan ko na mga anong oras, kaya. Or message me. Six. Just I'll message you. Yeah. Ilang bay ba yan? Ano ba kasi sa loob? So marami sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meron mga isang bay doon. 9. 9. So yun, mga kapwa ko owner operator. Okay. Si Jag, Filipino. Born, blood. Filipino blood. Filipino blood. So ikot ko na lang doon. No? Masikip din kasi dito eh. So 7, mga 7. Yeah, 7 yeah. Okay, thank you. So yun, no, mga... Mga kapwa ko, owner operator. So meron tayong at least merong na kaming mapapagdala ng aming truck pagka kailangan namin magpagawa. At least hindi kami mahirapan. Tagalog, nagtatagalog siya, born and raised in Philippines. So ang gagawin, hugasan mo. Dumay nga. So yung gagawin, hugasan muna yung truck kasi para malinis naman bago grasahan. Para matanggal yung mga lumang grasa. Yan. So para matanggal yung mga lumang grasa bago grasahan ng bago. Para okay. So yan. Madumi, madumi. Show me your account. Your account name? Like this one. Okay. Now it's recording? Yeah, it's recording. M A N N L A L A K B B A Y. So you will see your son there when I upload it. Yeah, that one. Which one is yours? Yeah, that one. Yeah, that one. How many subscribers do you have? I just got almost 3,000. 3,000? Very nice. Bro. Yeah, I'll do some scenic view. Like, yeah, that one. I got drone, so I spend... money on my cameras. Oh, I got drone. You got drone? Yeah. Where from you got? From Costco or you bought a Best Buy. Expensive one? Yeah, expensive one. How much? $1,000. $1,000. Very nice. But need to get a license before using it. Those is 249 grams above. It's still the license, pilot license. Oh, if you wanna use a drone? Drone. You have to take a license? Yeah. Really? Yeah, 245 grams enough. But 249 below, you don't need it. If 249 above, then you have it. So you better say to my subscriber, Mekos Mekos. Say Mekos Mekos. Mekos? Mekos Mekos. Mekos Mekos. Pinagpagawan ko JGH. Ah, magkakasosyo yata sila. Ah, okay. So tapos na yung truck ko. Change oil maintenance. Kunin ko na, magbabayad lang ako dito. So dinala ko kaninang maga, tapos din ngayong hapon. So ang bilis, no. Busina ng busina. Thank you.
yung shop niya, yan yung number. Armanda ho. It's ready, I'm just making the invoice. Okay. Walang ibang problema? Wala, nothing. Pero yung bomba na lang is normal? Yeah, normal. Yeah. Thank you. So yun, tapos na, everything is normal. I need your company information. Yung business ko? Yeah. Nagkano ba ng PO? What is my PO box? Kung ano ako sa pera? Ay, walang contact sa pera. Hindi ko alam. Pinala na pala. Saan nalagay? Sa baba. Sa baba mo. Dito? Dito na. Ano itong AC ka? Na basic filter. Yung sa AC mo. Ay, yung kapit filter? Oh, yeah. Madunod. Madunod. Pinalitan mo, papalitan pa lang. Pinalitan namin. Aftermarket? Yeah. Mahal lang original. Kaya nga eh. Ang filter lang lang eh. Aftermarket eh. Hindi. Yung oil filter, original Donaldson. Same as Volvo, we get it from Volvo. Yung fuel filter, Volvo, original. Fuel filter, natanggal? Yeah. Hindi na sa may ilalim na ito. Left side. Okay. I'll show you. I'll show you everything. Kalaki yung water separator. Hindi, yung water separator. Separate yung water separator. Phone service. Ah, okay. And then yung sabi mo sa after treatment, yung sa DPF pa mo? Ano pa na? Yung sa DPF? Yeah. Okay lang? Okay pa? No? Yeah, okay pa. Wala pang problema. Phone na. Buto sa truck na yun, but hanggang hindi pa rin ko sa region. Ibang style lang Volvo. Okay. Pero if you ask me, get it done around 900 or even 950, get it done. 950? Yeah. Palines? Yeah. Magkano ang abutin lahat? Let me check. I'll let you know the price. You filter, they charge, I think, $275. Filter ng? Pag clean. No filter. Magkano? $250. Linis lang yun? Linis lang yun. $250. And then yung labor? Yung labor, we charge around $250. So, abutin like roughly $600? $800? Yeah. Plus yung clamps. Clamps? Magkano naman yung clamps? I think around $300. So, nasa $1,000? Yeah. So, yun. Nakuha ko na. Nakapagbayad na ako. So okay naman yung service. So yan, may grasa ang fifth wheel. So checkin ko lang muna lahat. Bagong linis. So yan, nagrasahan naman lahat. So yan. So yun, nakaganda ang pag-ano. Nagagrasahan lahat. Ayos. So yan, grasa. Okay naman. Bago rin filter. Tatlo. Tatlong filter. Bago yung tatlong filter na yan. So yun lang is. So yan, malinis, bagong bago, hindi ko na pinunasan kasi bagong change oil naman yan. So yun, at at least nagawa rin agad at para makabiyahe rin ako ng Monday. So dito ko natatapusin tong vlog na to at
malamig. Dadaanan pa kami. So all good. So maraming maraming salamat kay Jag. Nagtatagalog. So yan at nagawa na lahat, na-change oil, buti naman. Dinala ko siya kaninang tanghali. Then tapos din agad ngayong 5, so 5 oras lang. So puli bukas siya sa Volvo tsaka sa kumpanya namin eh. Then yun, kinek din naman nila lahat. Okay, just na-truck wash din. So okay na yun, at least makakabiyahe ako ng mas maaga. Kaysa magantay pa ako sa Volvo, sa dealer. At least nagawa na. So yun, bibiyahe na lang ulit, at least wala na akong nagiging problema ngayon after kong napaltan lahat yung mga kailangan gawin, ay mga naging problema din ito, maintenance, at yun, tuloy-tuloy na sana ang ating mga biyahe at wala nang aberyang mangyari. So yun, at dito ko na lang tatapusin to ating biyahe mula Toronto hanggang makabalik tayo rito. So hanggang sa ma-change oil, na maintenance yung truck. So biyahe na lang ulit sa Lunes. So kita-kita ulit tayo. Keep safe and keep on trucking.